Hi guys, amazing morning. Okay, disclaimer lang po. Kung ikaw ay yung taong walang pangarap, ayaw mong magbago yung buhay, or maganda na yung buhay mo, ang video ito ay hindi po para sa inyo po. Para lang to sa mga taong may mga pangarap at may mga gustong maabot sa buhay. Okay, so paano ba natin makukuha yung pangarap natin? Okay, explain ko sa inyo guys. Okay, for example, gusto mong bahay is 5 million. Tapos, gusto mong sasakyan, mga 3 million, ganun. So, 8 million na yon. Tapos, gusto mong savings. Gano'n ba gusto mong savings? 15 million, 10 million. Oh. Tapos, yung para sa mga, siyempre, pag nagkasakit, dapat meron ka din dun. Kasi hindi natin alam yung buhay, di ba? So, siguro, mga dapat total. Kasi may manghihiram pa sa'yo, may tutulungan ka pa, may mga ganyan, di ba? Dapat meron kang mga 30 million. Okay. Yung 30 million na yon, paano mo kukunin? At saka ilang taon mong makukuha yun? Ito yung mga ano lang naman, di ba? Pangarap lang. Mga dream. Okay. So, sa for example, pag nagtatrabaho ka, kano yung sa 25,000 yung per month mo. Siyempre, yung 25,000, kukuha na mo yung pagkain, rent sa bahay, mga ganun. No, titira na lang yan. Sige, pag wala ganun, 10,000. So, in 1 year, yung 10,000, magkano savings mo? 1 year, so 120,000 lang. So, yung 30 million, 120,000. Ilang taon mo makukuha yun? 10,000. So, in 10 years, in 1 year, magkakaroon ka ng 120,000 in 1 year. 10,000 per month. Okay. So, in 10 years, meron kang 1.2. So, in, halimbawa, 20 years, in 10 years, 1.2. Tapos, in 50 years, meron kang, in 40 years, meron kang 4.8 million. 40 years. So, ilang taon ka na nun? For example, nag-start ka ng 20 plus 40, 60 years old ka na nun. Meron kang 3.6 million. Diba? Ang baba. Kung malaki-laki naman yung sahod mo, pag nagtatrabaho ka, kung malaki-laki naman yung sahod mo, siguro, in 40 years, 50 years, magkakaroon ka ng siguro 10 million kung malaki-laki yung sahod mo. Kaso lang, hindi yan buo. Kasi, tayo, kapag nagkaroon tayo ng konting pera, nag-aanag, pupunta tayo sa ibang lugar, o ganun. Bibili ng sasakyan. So, nawala din yung pera mo. Nawala din. Tatrabaho ka na naman ulit. Tapos nagka-pera ka, bakasyon ka na naman ulit. Pagbalik mo, trabaho ka naman. Parang ganun lang, ikot lang ng ikot. Wala ka talagang may ipon. Diba?